Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin! Grade 1, MTB. Quarter 2, Week 2. Pagkilala sa mga salitang magkakatunog o magkakatugma. Pagkatapos ng gawaing pampagkatuto na ito, ikaw ay naasahang Number 1, makikilala ang mga salitang magkatunog o magkatugma. Number 2, makapagbibigay ng salitang katunog o katugma ng ibinigay na salita. Pagtalakay, kilalanin at sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Gitara, kutsara, baso, aso, bola, pala, ibon, sabon, atis, batis. Ano ang napansin mo sa pares ng mga salita? Tama! Magkatunog ang mga pares ng salita. Sa ang bahagi ng salita ang may parehong tunog. Pansinin natin ang mga salita. Pansinin ang mga pulang letra sa ulihan ng mga bawat salita. Gitara, kutsara. Nasaan ang mga pulang letra? Tama! Nasa ulihan ng bawat salita. Baso, aso. Bola, pala. Ibon, sabon. Atis, batis. Ang lahat ng mga salitang ito ay mga salitang magkakatunog o magkakatugma. Ang mga salitang magkatugma o magkatunog ang tawag sa mga salitang magkapareho ang tunog sa ulihang pantig o bahagi ng mga salita. Unang gawain, pagtapatin ang mga salitang magkatunog, isulat sa sagotang papel ang titik ng tamang sagot. Number 1, manika. Ka, ka, yun ang huling pantig. Manika. Alin dito sa mga larawang ito ang may ka sa ulihan? A, lobo. B, dahon. C, palaka. D, silya. E, paso. Number 2, pera. Alin dito sa mga larawang ito ang kaparehas na ulihan ng salitang pera? A, lobo. B, dahon. C, palaka. D, silya. E, paso. Number 3, pangalan ng aso ay Bibo. Alin sa mga larawang ito ang kaparehas sa ulihan ng salitang Bibo? A, lobo. B, dahon. C, palaka. D, silya. E, paso. Number 4, kahon. Alin dito sa mga larawang ito ang may kaparehas sa ulihan ng salitang kahon? A, lobo. B, dahon. C, palaka. D, silya. E, paso. At number 5, lasso. A, lobo. B, dahon. C, palaka. D, silya. E, paso. Kalawang gawain, alin ang magkatugma sa hanay ng mga salita? Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, gulay, suklay, araw. Alin sa mga ito ang magkatugma o magkatunog? Pumili ng dalawang salita. Number 2, itlog, paso, bilog.
Pipiliin sa mga salitang ito ang magkatunog o magkatugma. Number 3. Salamin. Tutubi. Kanin. Number 4. Pulubi. Gabi. Aso. Number 5. Baka. Ama. Bato. Ikatlong gawain, piliin ang salitang kasing tunog ng salitang nasa kaliwa. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1. Kilay. Tignan ang ulihan. Alin dito ang kaparehasong hulihan ng salitang kilay? A. Walo. B. Hukay. Isulat ang sagot. Number 2. Langaw. Alin dito ang kaparehas sa ulihan ng salitang langaw? A. Hikaw. B. Hipon. Number 3. Kawa. Alin dito ang kaparehas sa ulihan ng salitang kawa? A. Duhat. O B. Sawa. Number 4. Gawa. Alin dito ang kaparehas sa ulihan ng salitang gawa? A. Kanin. B. Lawa. At number 5. Hikaw. A. Handa. B. Bataw. Pagsusulit. Piliin ang titik ng salita na bubuo sa tugma at isulat sa hiwalay na sagutang papel. Number 1. Ako ay may alaga, isang asong. A. Malakas. B. Maputi. C. Mataba. Tignan ang ulihan. Alin dito ang kapareha sa ulihan ng salitang alaga? Number 2. Buntot ay mahaba, makinis ang. A. Mukha. B. Balbas. C. Siko. Alin sa mga ito ang kapareha sa ulihan ng salitang mahaba? Number 3. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ay laging. A. Magkaaway. B. Magkasama. C. Magkatulong. Alin dito ang kaparehas ulihan ng salitang dalawa? Number 4. Ang gatas at itlog, pagkaing. A. Pampagana. B. Pampalusog. C. Pampatalino. Alin sa mga salitang ito ang kaparehas ulihan ng salitang itlog? Number 5. Ang saging at papaya, pagkaing. A. Pampatalino. B. Pampatangkad. C. Pampaganda. Alin sa mga salitang ito ang kaparehas sa ulihan ng salitang papaya? Pangwakas. Lagyan ng check ang guhit kung ang pares ng salita ay magkatunog. At X naman kung hindi. Ilagay ang sagot sa hiwalay na sagutang papel. Number 1. Ipis. Walis. Magkapareho ba ang dalawang salita sa ulihan? Check kung magkatunog. X kung hindi. Number 2. Mata. Buto. Magkaparehas ba ang dalawang salita sa ulihan? Check kung oo. X naman kung hindi. Number 3. Pagong. Gulong. Magkaparehas ba ang mga ito sa ulihan? Check kung magkatunog, X kung hindi. Number 4, bata, puno. Magkapareho ba ito sa ulihan? Check o X. And number 5, ilaw, araw. Check o X. Kuha nyo ba ang araling ito, mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Mighty. Paalam!